asal. Anong ginagawa nyo? Saklalo! Ano ka ba? Umahimik ka! Pakawalan nyo nga ako! Gusto mong tumakas? Kaya ganda ng kanyang kutis. Gamitan natin ang low cycle. Medyo malaki ang kanyang bewang. Gamitin natin ang energy resonator. Mas kulado ang kanyang mga braso. Kailangan ng masahe. Medyo malaki sa bahaging ito. Lagyan mo na seaweed mask. Sino ba kayo? Huwag kang magalaw. Sandali lang. Ano ba? Bitiwan niyo nga ako. Sino ba kayo? Ano ba? Sandali lang sa'yo. Kumita po sa'yo. Aray, ano bang ginagawa niyo? Bitiwan niyo nga ako. Ano ba? Basta tumahimik. Bakit niya tinatanggal ang damit ko? Ba't niya ako inumbaran? Pumasok po kayo. Maghintay kayo sandali. Kumusta? Nagustuhan mo ba ang ayos mo ngayon? Anong ginagawa mo rito? Itong bahay ko. Bahay mo? May beauty salon ka sa bahay mo? Ganyan ang buhay ng nasa upper class. Ito ang klase ng buhay na hindi mararanasan kailanman ang nasa lower class. Pero napatunayan na isang pangkaraniwang tulad mo. Pagkatapos ayusan, pwede pa rin magmukhang mayaman. Ano sa palagay mo? At anong gusto mo ngayon? Ang gusto ko, sumama ka sa akin. Sumama ako sa iyo? Hawak naman kita sa school, hindi ba? Malaya ka makakagalaw. Kung mag-isa ka lang, pwede kang sumabay sa akin. Ano sa palagay mo? Dapat maging masaya ka. Oo nga, masaya ang pakiramdam. Kasi napatunayan ko kung gaanong sukat ng iyong pagkatao. Napaka-materyoso mo. Para sa'yo, katapat ng tao, pera. Hindi mo ako naunawaan. Sa palagi mo ba masaya ako? Kung nakikita ko namang nalulungkot ka sa kalagayan mo? Pwede kitang bigyan ng malaking allowance buwan-buwan ng platinum card. Pumili ka ng kotseng gagamitin mo. Pwede kong ibigay sa'yo ang layo sa buhay. Lahat naman ng bagay sa mundo, salapi ang nagpapagalaw. Ano pa bang hahanapin mo? Wala ka na makikita ng lalaki katulad ko. Utak! Hindi pera! Talaga nababaliw ka na! Ibalik mo na ang damit ko! Gusto ko na umuwi! Bakit, Chansey? Bakit daw, Mingse? Sa palagay mo, baliw ako? Gusto mo akong bilhin na parang produkto? Hindi mo ako mabibili! Ubusin mo man ang salapi mo! Ano? Napakaraming babae dyan na gustong sumama sa akin. Pwes, puntahan mo sila. Huwag mo ako itulad sa kanila. At ito ang tandaan mo. Kailanman, hindi mo ako mabibili. Ubusin mo man ang kayamanan mo! Shanshai! Tabi dyan! Sir? Hindi maganda ang nararamdaman ko. Paranoid na ba ako? Parang sa akin yata nakatingin ng lahat.
Iba talaga ang culture ng mga lower class. Hindi mo sila pwedeng... Isama sa mga upper class, ang lakas naman ng loob niya. Sinabi mo at nalong... Nagpapalimog na naman. Biruin mo yun. Talaga? Sobra kang pasikat ngayon eh. Effort si Shimen lang, hindi maaari makagawa niyan. Sino may sabing hindi ko kaya? Naisip ko lang, walang kwenta. Aksaya sa panahon. Nakakabagot. Lay, ano na? Anong problema? Ano nang gagawin natin si Agit? Ano ba? Hindi ko alam. Ano bang iniisip mo? Mitsuo! Ang sabi ko sa'yo, di mo siya kaya. Aminin mo na! Talo ka na! Huwag niyo kalimutan ang party ko. Hindi pustahan na usapan dito. Reputasyon natin nakataya dito. Daoming sir! Anong ginagawa mo? Bastos! Bumaba ka dyan! Hindi totoo mga sinulat mo sa akin! Hindi ako nagpa-abort! Virgin pa rin ako! Nagpunta siya rito para lang sabihin. Virgin pa siya. Kung ano na naman iniisip mo. Paano mo nagawa yun? Sobra naman ang takbo ng isip mo. Pumili siya ng kalaban niya, ako pa? Makapala mukha niya pag nagpakita pa siya. Shansai! Kasi, nagulat lang ako kaninang umaga nang makita ko ang nakasulat sa blackboard pagpasok ko ng classroom. Oo nga. Alam mo naman, mga babae tayo. Hindi ko mapapatawad kung sino man ang gumawa noon. Kapag sa akin nangyari yon, hindi ka naman kasing tapang ni Sensei. Hindi mo ba naisip na ang katapangan ng katangian niya bilang babae? Oo nga, Sensei. Naniniwala naman kaming hindi mo magagawa yun, di ba? Salamat. Di ba doon ang daan papunta sa school cafeteria? At dito ka pala dumadaan pa uwi, Sensei. Doon naman ako madalas nakapark. Ah, ganun ba? Hindi ba doon ang parking area mo? Okay lang yun. Malapit lang naman ang lalakarin. At isa pa, magkaibigan na tayo, di ba? At nag-uusap na tayo, di ba? Siya nga pala. May party kaming pupuntahan bukas. Kung wala kang gagawin, sumama ka na lang sa amin. Hindi, huwag na lang. Wala akong bagong damit na masusuot. Okay lang. Hindi naman formal ang parting yun. Siya nga. Pwede kahit cowgirl ang outfit mo. Sige na. 5,000 lang naman ang ticket. 5,000? Wag na. Wala akong pera. Shansai, sige na. Sumama ka na sa amin. Okay lang. Ako ang gubayad. Hindi naman problema yun. Pero... Okay na kung ganun? O sige, bukas, 2:00. Tandaan mo, cowgirl outfit. At wag mong kakalimutan ng scarf, okay? Tomorrow. Shansai, talaga bang sasama ka sa party? Ang narinig ko, gagawin sa isang napakagandang private club. Kakaiba talaga mga estudyante ng Yingde. Ikaw lang naman ang kakaiba. Hindi naman ako nagbago. 5,000 ang bayad sa ticket. Kalahati lang yun sa kinikita ko sa loob ng isang buwan. Sa totoo lang, hindi naman ako nagbabagay sa kanila. At sa palagay ko lang, nakikipagkaibigan lang naman sila sa'yo, hindi ba? Di ba sila nga magbabayad ng ticket mo? Alam mo, sa tingin ko, seryoso naman sila. Sige na, sumama ka na. Iniisip ko, masyado lamang siguro akong critical sa mayayaman. Pero alam kong hindi ko sila mapapantayan sa material na bagay. Pero pwede naman siguro kami maging magkaibigan, di ba? Siguro sa spiritual level. Ayun, oh. Ano ba bibilin mo kasi? Tingnan mo, mga cute dumarating. Ano bang tinitignan mo? Ano ba talaga tinitignan mo dyan, huy? May bibiling ka ba? Pasok kayo.
Ha? Sansay? Akala ko kamukha lang ni Sansay. Anong ginagawa mo dito? Nagtatrabaho. Trabaho? Masipag na binibini. Ay hindi, ganito pala. Napakasipag na virgin. Hindi ka na nakakatuwa ah. Huwag kang ganyan. Kung hindi ako nagkakamali, kasama kayo sa F4. Kilala ko na kayo. Ako nga pala si Shoyu. Matalik na kaibigan ni Sansay. Lagi siyang tumutulong sa akin. Sinong tumutulong? Huwag kang makipag-usap sa di mo kilala. Pabili nga ng cake. Ha? Aling cake? Ito. Ito ba? Hindi yan. Yung katabi niyan. Hoy, Lee! May lakad pa tayo mamaya. Ba't ka bumibili niyan? Hindi ka naman mahilig sa matamis ah. Hindi nga. Pero parang gusto ko lang. Nagiging seryoso ang kilos ng kaibigan ko sa harap ng babaeng crush niya. Tulad ng pagbili ng cake, halimbawa. Magkano? 90. Tingnan mo, nag-blush ang mukha niya. Huwag kang mag-alala. Nagbibiro lang ako. Hindi naman siya seryoso dahil sa'yo eh. Teka, ang sukli mo. Sige na. Uy, kung hindi siya seryoso dahil sa'yo, baka dahil sa akin. Uy, alam ko na. Huwag mo sabihin yung kakaibang lalaking sinasabi mo ay yung bumili ng cake, tama ba? Lagi ba siyang nakangiti pag kayong dalawa lang, ha? Tama na nga, biruan. Nasaan na ba tayo? Teka, ang sinasabi ko, magkaibigan sa spiritual level. Pupunta ba ako sa party bukas? Oy, hindi pa ako tapos. Akala ko ba kaibigan kita? Niloko nila ako. Formal ang parting ito. Light ka. Why such a face? Western party ang sabi mo, hindi ba? Ano ko ba naman? Paano magkakaroon ng western party sa isang eleganteng lugar tulad nito? Huwag kang mag-alala. Babayaran ko pa rin ang entrance mo. Hindi na. Kaya kong bayaran. Sansay, hayaan mo siya. Let her pay. Hindi ba nagtatrabaho ka para magkaroon ng allowance? May kamahalan din ang entrance, di ba? Uuwi na lang ako. Kasalanan mong lahat ng ito. Sinabi ko na sa'yo, huwag na lang siyang papuntahin dito. At hindi mo siya kaibigan. Hindi siya nababagay sa ganitong mga parties. Kasi, iniisip ko lang naman, baka naman pwede siya sa mga ganitong klaseng sosyalan. Nagmamagandang loob lang ako. Oo nga. Yun pala, ingrata. Saan ba magbabayad? Miss, pakidala sa kusina. Bakit ito binibigay sa akin? Sansay, natara lang na mapagkamalan ko ang isang servidora. Magsalamin ka nga, meron kang red scarf. Sa palagay mo ba? Kanino kaya nila ibibigay ang mga plato? Alam mo, kung ako ikaw, matutunaw ako sa hiya. Sansay, nagbayad ka naman ng entrance fee, hindi ba? Kumain ka hanggat gusto mo. Wala itong refund. At walang ganitong klaseng pagkain sa inyo. Oh, bakit ka naman ganyan kay Sansay? Sasabihan mong kumain ng mga pagkain hindi pa natitikman. Papaano naman kung sumakit ang kanyang tiyan? Miss, uminom ka. Nagbibiro lang ako. Tama ka. Palagay ko tama na ang tubig para sa kanya. You take care now. Aalis na kami. Saan kumpanya kayo nagtatrabaho?
Estudyante pa lang kami. Saan eskwelahan? Sa Yingte University. Ah, walang duda kung bakit kayo napakaganda. Thank you very much. Parang hindi kayo makakulihiyala. How sweet you are. Ha, totoo yun. Kakaiba naman ang isang ito. Taga Yingte ka rin ba? Miss. At nakapantalon ka. Ah, hello. Ang akala ko ba ang mga babae pag galing sa isang elite school, tulad ng Yingte, pare-pareho lang manamit. Pero, kakaiba ka. Pwede bang malaman kung ano ang iyong pangalan? Pero talagang kakaiba siya. Tama, talagang kakaiba siya. Alam nyo ba, high school pa lamang siya, talagang delinkwente na siya. Natutulog siya kahit saan, at dalawang beses na nagkaroon ng abortion. Masyado ng personal para malaman ninyo. Espesyal, di ba? Espesyal. Sige, kukuha lang kami ng maiinom. Sige, magkita tayo mamaya. Kung ganon kayong sumulat ng chismis sa Blackboard tungkol sa akin. Yep, kami nga. Dahil masyado kang KSP at nakakairita. Gusto naming mawala ka na sa university. Kaya ipinalam namin sa lahat. Ang tunay mong pagkatao. Anong dahilan? Marami ng oras at pera ang nakasaya namin. Para lang mapansin. Para pagdating ng panahon, makapangasawa kami ng mangyayamang lalaki. Ang mga lalaking tulad na F4, sila mga type namin. Hindi kami papayag na isang hamak na katulad mo lamang ang papansinin nila. Alam mo, sa totoo lang, hindi ka nababagay sa kanila. Hindi ka namin kauri. Ang akala mo ba, gusto ka namin maging kaibigan? You don't belong here. Malaking embarrassment para sa amin na makatabi ka lang, tulad ngayon. Hindi dapat iniimita ang mga katulad niya. Imposibleng mangyari yon. Makaalis na nga. Hindi ako aalis. Hindi ako magpapatalo sa kanila. Sino si Rang ang nag-imbita sa kanya? She does not belong to our circle. Oo nga. Ay, forget about her. Eh bakit naman ganoon na lamang ang pagkakatitig mo doon sa kalbo at matabang mama kanina? Doon sa party? Gross! Kadiri ka ha? Huwag mo kalimutan. Ang objective natin ay makabingwit ng mga CEO o mga vice CEO. The hell I care kung mataba o kalbo. Ang mahalaga, maakit natin sila. At iwan na lang kapag nakakita ng mas batang papa. Siya nga, kore ka dyan. Well, that's life. At yung kapalit, sigurado mas mayaman. Hi, ako si Shengbai, ha? Hi. Sabi ng marami, your name says it all. Kasing ganda ka ng Lily. How sweet naman. Oo nga, tama ka. Kasing ganda nga siya ng Lily. Kaya lang, walang amoy at nabubulok na Lily. Kaibigan mo ba siya? Shengbai, hindi ko siya kilala. Paano mo nasabi yan? Di ba ang sabi mo, hahanap tayo ng magiging sugar daddy, di ba? Di ba ang sabi mo rin, dapat mahiyamang papa, hindi ba? Ay, siya ba? Siya ba ang sugar daddy mo? Anong sabi mo, sugar daddy? Nahanda ko, hindi. Alam mo, alam mo, dapat ganito ang ginagawa sa mga nabubulok na Liling tulad niya. Ganito, tingnan mo, ha? Excuse me, meron ba kayong napkins? Ano nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka? Anong ginawa mo sa kanya? Di ba ang sabi ko sa inyo, maling taong kinatalo nyo? Kung talagang type nyo ang F4, bakit hindi nyo sila puntahan? Wala akong pakialam sa kanila. Ito ang tandaan nyo, ang mga babaeng tulad nyo, walang kwentang mahalin. Akala mo ba paalampasin namin ito? Eh di gawin nyo ang gusto nyo. Alam kong ganun lang naman kalit ang tingin nyo sa akin, pero itong masasabi ko, hindi nyo ako maiiwasan. Sa wakas, mabalik na rin si Chin.
bukas ang pinto. Good morning. Good morning. Akala ko sabi mo hindi ka darating. Mas gusto mong wala ako rito? Hindi naman sa ganon. Kaya lang, ewan ko, di ko alam. Talagang gusto ko rito. Dahil malayo sa ingay ng mga tao dun sa baba. Alam mo ba ang pagkakaiba ng oras dito kaysa sa France? Huh? France? 1, 2, 3... Hindi. Hindi na bali. Siguro, dapat maging masaya na ako sa ganito. Mas mabuti na siguro kung wala siyang nalalaman. Ito ang magazine binabasa ng mayayaman. Ba't mo binigay sa akin? Buksan mo ang iyong mga mata. Basahin mo ang cover. May featured article tungkol kay Teng Tang Chin, anak ng CEO ng Teng Corporation. Tumutugtog ng 5 instrumento. May navigation license at kasalukuyan nag-aaral sa France. Siya rin ang napiling Miss Teenage France. At nag-iisa siyang anak. Ano masasabi mo? Ang galing-galing naman niya. Sino ba siya? Siya ang childhood sweetheart ni Hua Chalei. Malapit na siya magtapos ang pag-aaral at babalik na siya rito. Ano na ngayon ang gagawin mo? Hindi ka nababagay kay Hua Chalei. Tingnan mo si Teng Tang Chin. At tingnan mo ang sarili mo. Ni hindi ka maihambing sa hibla ng kanyang buhok. Ang lakas ng loob mong kausapin si Lei, malakas din ang loob mong akitin siya! Ano na nangyari sa'yo? Ano ba? Hindi ba kadalasan agresibo ka naman? Anong problema? Natauhan din siya. Huh. Ito ang tandaan mo. Anumang pagpapaganda ang gawin mo, hindi ka pa rin babagay kahit kanino pa sa F4. Ang damong ligaw tulad mo, hindi ka nababagay sa aming mundo. Masisira ang image namin dahil sa'yo. Sige na! Umalis ka na dito! Damanza! Sino may sabing pwede mo siyang dalhin dito?